Mga ka-taxpayer kong mahal, peace and happiness be with you for life. Ito ho ang nagiging problem ng maraming accountants, CPAs, at saka mga tax consultants and tax specialista. Isa ho ito sa mga problema ko. Yung sharing ng files. Paano gumawa ng file name? Yan ho yung topic natin sa araw na to eh. Paano mag-create ng file name, ng pag-upload ng file at pag-share ng file. Ah, hindi na ho uso na yung file ay nasa computer ninyo. Oh, yung desktop nyo. Katulad nito, nasa desktop ako. Ha? Dapat ang file isineshare yan dun sa mga taong involved. So kung katulad ko, meron ho kayong mga tinutulungang kaibigan, kapamilya, dapat ho yung file ninyo nasa internet na, nasa cloud. So para ho ito sa mga test the bookkeepers, lalo na kay Bem at saka kay Bong, kay Sonia at saka kay Lenlen. Starting now, ah, mag-create na kayo ng file na nasa cloud. So, nire-recommend ako mga ka-taxpayer kong mahal, pag nag-create tayo ng file, eh, gamamit ho kayo ng Google Drive. Ayan po. So, sa Google Drive, ah, para ho dun sa mga dummy. So, pag-uumpisa ho ng, wag ho ninyo akong ano, ito ho ay dummy account ko lang ng email. Wag ho kayong mag-send ng email dito, hindi ko masasagot. So, for the purpose lang ng presentation ngayon, ito ho yung gagamitin natin. Now, dito ho, ayan, may makikita ko yung ilang dots yan. O, bali, 9 dots yan. Pag pinindot nyo yan, may lalabas. O, yan yung mga icons ng Google. So, meron parang triangle. Ito ho, nakikita nyo, gumagalaw. Pindutin nyo ho yan. So, papasok ho kayo dyan. So, magke-create ho tayo ng file. Para ho, limbawa, sa mga kaso ninyo sa BIR, meron kayong tax case. So, ito ho yung pipindutin nyo, yung new. Nakikita ho nyo yan, new. So, tatanungin kayo kung anong gusto nyong gagawin. O, di yung pindutin nyo yung folder. So, pinagke-create kayo ng folder. So, may hinihingi hong name. Ayan, name. So, babalik ko ako. Doon na ho tayo sa paggawa ng file name. So, sir, paano ho ang pagpapagawa ng file name? Napakasimple lang ho. O, ang topic na ngayon natin is file name. O, paano nyo lalagyan ng pangalan yung file nyo? Halimbawa, sampo, halimbawa may kliyente kayo. Ang pangalan ay Mao. Yan yun, Mao Incorporated. Yan ho yung pangalan. O di, isulat nyo, Mao Incorporated. Unahin nyo ho yung pangalan. O, so, nandito na ho tayo. File name, sulat natin. Mao Inc. Yan. Pwede ho yung magkapare, may tuldok o underline, nasa inyo ho yan. Tapos, isunod nyo, ano yung natanggap nyo sa BIR? Halimbawa, LOA. Oh. Anong year? Teka muna, folder lang pala ginagawa natin. Teka lang. MAO? Oh. Anong year involved? 2018. For example. Yan. So, at papangalan ngayon natin dito sa ating ginawang folder is MAO 2018. So yung inyo pong ano palakihin ko yung inyo pong kapamilya na may kumpanyang Mao Incorporated, ipinangalan niyo ho yung bagong folder Mao at 2018, because kaya 2018 ang ilalagay ho niyo diyan ay yun pong mga documents pertaining only kay Mao Incorporated at exclusively for 2018. Yun yung topic. Okay? Lahat ng document for 2018 para kay Mao Incorporated, dyan ilalagay. Ayan. So, mag-create na tayo. So, pipindutin natin tong create. Pak! So, pag nag-create po yan, makikita nyo, ayun na o, yung file.
na-create na. So, pag pinindot nyo ngayon itong folder na to, dito nyo ho ilalagay ngayon. Ayan, ayun, ito na ho yung folder. Ayan. Dito nyo na ngayon ilalagay. Oh, new, meron kayong file na ilalagay, i-upload. Pipindutin nyo ho itong upload. O, pag pinindot nyo yung upload, pupunta ho kayo sa computer na yan. Ayan, yan ho yung mga sample na file. Idadrag nyo lang, ayan, upload. For example, o, ito, meron tayo rito yung file. O, open. Ayan, nagpunta na ngayon yung file dyan. Okay, yan ho yung uploading. Ito na ngayon yung file. So, ang tinuro ko ho ngayon sa inyo, mga ka-taxpayer kong mahal, is number 3, pag-a-upload. Okay, ng file. Nakakreate tayo ng name, and susunod natin is paano, sir, i-upload. O, di file, upload, yung tinuro ko. Yon. So, na-upload na ngayon natin. Susunod natin ngayon is yung file, share. Si-share ngayon natin. Since ang pinag-uusapan natin dito, mga ka-taxpayer kung mahal, eh yung isi-share nyo, hindi ni pwedeng yung file, pero since grupo ho kayo, ang isi-share ho ninyo yung folder. So, ito ho yung folder. Ayan, o. Ayan yung folder. Babalik ngayon tayo dun sa folder. My drive. So, ito ho yung folder. O, i-click nyo lang yung right. May makikita ho kayo dyan na get link, share. Get link, share. So, sinasuggest ko, i-share ho ninyo sa specific na tao. So, ito ho yung lalabas. Sabi ko, wag ho ninyong gagamitin yung makikita nyo ritong email address kasi buburahin ko na ho ito pagkatapos niya. So, again, i-share ho natin yung folder ang sineshare. So, right click, share. So, tatanungin ka. Got it. Ayan. So, ako ho yung owner, i-share ko halimbawa kay Joyce. Ayan. Si-share ko kay Joyce. Si Joyce, ito ho yung pwedeng gawin ni Joyce. Bakit ayaw mong lumaki? Cancel. So, pwede ho si Joyce maging editor, pwedeng commenter siya o viewer siya. Since si Joyce ay isang tax specialista, kinawa ko siyang editor. Okay? Pwede siyang mag-add, pwede siyang mag-edit ng file. So, lahat ho nung mga involved sa inyong tax case, gawin ninyo, pati yung may-ari. Pwede siyang mag-add, pwede siyang mag-organize, pwede siyang mag-edit. So, tuturuan ko maya-maya kayo, papaano ho gumawa ng pag-o-organize ng file name kasi nandun ho yung sikreto. Maya-maya ang konti. So, pagkatapos ho, mga ka-taxpayer kung mahal, okay, magno-notify kayo. Sasabihin mo ngayon, please, upload all files in PDF. Mas maganda ho yan. Or Word. Microsoft MS Word. O yan. For example lang ho ito. Pwede ho kayong maggawa. To make the members of this group or company aware of the situations pertaining to 2018 tax case. Please also make your comments known to its members. So, ganun lang. Thus, Emelino T Maestro. Tapos, pipindutin nyo ngayon yung send. So, si Joyce Kabatan, magkakaroon ngayon ng magkakaroon ho siya na ngayon ng
informasyon na pwede niyang tingnan yung files na nando doon sa folder ni Mao 2018. Ngayon, sir, paano gumawa ng file name? Para ho sa mga TaxSpecialista, naiinis ho ako sa inyo, totoo lang, file name lang, hindi pa kayo makagawa. So, ito na ho. Para standard ho tayo, sabi ng taxation, that the rule of taxation must be uniform and equitable. So, kung iba-iba yung pangalan ng file natin, hindi mabubuo ang organization natin. Okay? So, para ho sa kapakanan ng mga tax specialista dyan, makinig kayo rito, ito ho yung paggawa ng file. Okay? Mga file na na-receive sa BIR, sulat natin, coming from the BIR. So, ibig sabihin, sa ano natin, si Mao, yung iyong kliyente at galing sa BIR is 2018. So, yan ho yung topic natin. So, definitely, ano yung mga galing sa BIR? Suppose, si Mao meron siyang LOA. So, susulat ngayon natin. 2018 LOA. Na-receive ni Mao. Mao. Nakareceive si Mao ng NOD. 2018 NOD. Mao. Okay. 2018 PAN. Mao. 2018 FLD. Mao. 2018 FDDA. Mao. Kung mapapansin nyo, mga bossing ko, ang nagbabago ho rito, yung gitna. Ito. Okay? So, hindi ho mawawala yung mga document pertaining to BIR. Alam na ho natin. So, i-discuss ko naman ho sa inyo, limbawa, meron ho tayong ginawang letter. Ito naman, coming from taxpayer, originating from taxpayer, from a taxpayer. Limbawa, naka-receive si Mao, sinagot ngayon. Sinagot natin yung BIR. So, ano sagot natin sa BIR? Nag-type tayo ng 2018 immediate audit. So, ibig sabihin yung letter natin, ang topic immediate audit. Again, lalagyan mo ng Mao dito para hindi nawawala kasi marami kang gagawing immediate audit. Tapos, sumagot yung BIR. Doon sa immediate audit natin, ayaw. Ayaw ng BIR. O, so, sumagot, 2018 BIR reply versus immediate, yan yung sagot. So, hindi mawawala yung gagamit ng folder ni Mao. So, ganyan po. So, yung kompletong document, kompletong file name para sa mga kasama ko dito ay gagawang ko uli ng ipapublish ko sa YouTube para makita ho ninyo. At susunod kong video, paano mag-receive ng letter of authority sa BIR. So, sa mga nakikinig ho dito, marami pong salamat at sana patnubayan kayo ng poong may kapal. Pakishare ho ito sa lahat ho ng membro ng tax specialista. Ang dami na ho natin, libo-libo na tayo. Nasa Discord ho sila, nasa YouTube, at nasa ka-taxpayer, 40,000 ho tayo. Pwede ho ba pakishare ninyo para makatulong ho tayo sa iba? At magle-lecture din ho ako tungkol sa tax accounting at naghahanap ho ako ng mga partners na accountants. Sumama ho kayo sa akin at tuturuan ko ho kayo ng tax consulting immediately. Thank you and God bless the Philippines and of course, God bless your family and friends. See you later.